Kamusta kayo mga pogi? Ngayon ating pag-uusapan ang mga limang posisyon na kailangan ng mga Straw Hat Pirates. Maaari pa bang mag-recruit ang mga Straw Hats ng mga iba pang miyembro pagkatapos ni Jinbei? Guys, sa pagdaragdag ni Jinbei sa grupo, ang Straw Hats ay mayroon ng 10 mga miyembro. Sapat na ba iyon, guys? Tunay na makikita natin na kumpleto na sila, lalo na sa pagdaragdag ng isang helmsman sa ngalan ni Jinbei. Isipin mo ito, Pogi. Mayroon pa ring 5 posisyon na maaring mapunan sa Straw Hat Pirates. Ano ang mga bakanting posisyon sa Straw Hat Pirates? Una, lagyan natin ng commander in battle. Kapag lumalaban ang mga Straw Hats, kadalasan ay lumalaban sila ng paisa-isa at hindi grupo. Guys, kahit na si Luffy ay isang kapitan at si Zoro naman ang itinuturing na vice captain, hindi sila ang uri ng mga tao na nangunguna sa kanyang mga crew members sa labanan. Maaari silang maghikayat ng mga miyembro nila, ngunit hindi sila makapagbibigay ng mga tagubilin o kaya ng diskarte sa labanan. Masdan nyo na lamang guys kapag makikipaglaban silang mag-isa, lalo na't kung malapit na ang climax ng labanan, si Luffy ang tipo na hindi nag-aabala sa diskarte. Sa halip ay karaniwang naninira na lamang ang diskarte ng mga kalaban niya. Kapansin-pansin din guys, ang posisyon na ito ay tila mayroon ng kandidato. Walang iba ay kundi si Jinbei pa din. Sa chapter 979, tila sinabi ni Jinbei na siya ay maaring maging mahinahon na miyembro kung magulo ang sitwasyon. Tingnan natin kung si Jinbei ay maaring maging pinuno sa labanan na maaring magbigay ng kapaki-pakinabang na mga order sa Straw Hats sa panahon ng digmaan. Ang commander in battle ay maaring hindi na kinakailangan ni Zoro, Sanji at Luffy. Ngunit kung titignan natin guys, sa posisyon na ito ay makakatulong sa iba pang mga Straw Hats. Kung maaring masuri ni Jinbei ang sitwasyon, pagkatapos ay mag-order siya kina Brook, Nami at Robin sa pag-atake sa tamang mga target, ay magiging epektibo ang Straw Hats, lalo na sa pakikipaglaban sa mga mas maraming mga kaaway. Guys, kailangan rin nila ng apprentice. Ang pangkat ni Whitebeard at ang grupo ni Roger ay nagkaroon ng isang apprentice, gayon din ang Rock Pirate. Ang apprentice ay isang batang pirata. Karaniwan silang itinatalaga sa mga trivial na trabaho tulad ng paglilinis ng mga barko at pag-aalis ng mga dumi o kaya pagtanggal ng mga kalawang sa barko. Pag-isipan natin ito guys, ang Thousand Sunny sa panahong ito ay walang tagalinis. Sa grupo ni Whitebeard, si Marshall D. Teach ay isang beses na naging isang apprentice. Sa grupo rin ni Roger, sina Buggy at Shanks ay mga apprentice. Sa pangkat ng Rock Pirate, si Kaido ay naging isang apprentice doon. Nang magtagumpay ang Rock Pirate, si Kaido ay hindi muna nakilala, samantalang si Big Mom at Shiki ay naunang sumikat. Ang posisyon ng mga apprentice na ito ay hindi napuno sa mga Straw Hats. Siguro, maaring kandidato natin dito, si Momonosuke. Ano sa tingin nyo guys? Sunod, kailangan rin nila ng scout. Kapag maglalanding na ang barko, ang scout ay mauuna at magsusubaybay sa lokasyon bago magbigay ng mga update sa iba pang mga miyembro. Si Carrot ay umaangkop sa posisyon na ito guys, lalo na dahil madali para kay Carrot na bumaba ng maaga, tumalon ng mataas upang makita kung ano ang nasa unahan. Pagkatapos ay babalik rin at magre-report sa navigator kay Nami. Kailangan rin nila guys ng isang lookout. Ang lookout naman ay ang posisyon sa pagmo-monitor. Supervisor siya na sinusubaybayan ang banta sa pag-target sa barko. Ito ang mga taong karaniwang inilalagay sa isang mas upang tumingin sa paligid. Ang Thousand Sunny ay mayroon ding isang espesyal na silid sa pag-obserba.
na ginagamit din ni Zoro guys upang magsanay. Sa totoo lang guys, lahat ng Straw Hats ay maaari ding maging lookout. Ang posisyon na ito ay hawak ni Robin, Usopp at ng iba pa. Kahit na maaring maging kawili-wili kung mayroong isang supervisor kaya isang miyembro na espesyalista. Sa palagay ko, ang sitwasyong ito ay katulad ng isang helmsman. Simula sa Going Merry, ang helmsman ay isang posisyon na ginagampanan ng Straw Hats, ng Straw Hat Crews tulad nila Nami, Usopp, Chopper, Franky at Sanji. Lahat ay ipinapakita na pwedeng maging isang helmsman. Ngunit sa sandaling ito ay may isang espesyalista na talaga at yun ay si Jinbei. Ang kalidad niya ay mas titindi sa pagdating niya sa Straw Hats. Kaya mukhang hindi mali para sa Straw Hats na magdagdag ng mga supervisor na naatasan sa isang gawain. Sino kaya ang karapat dapat para sa posisyon na ito? Sa ngayon, nararamdaman ko na si Carrot pa din ang bagay sa posisyon ito. At ang ikalima guys, lagyan rin natin sila ng Taylor. Ito ay ang talagang isang posisyon na hindi naman talaga mahalaga. Ngunit tulad ng apat sa itaas, kawili-wili rin naman. Ang pakikipagsapalaran ng Straw Hats ay maaring malapit ng matapos. Ngunit hindi yon nangangahulugan na kukulangan sila ng mga adventures. Kailangan pa nilang bisitahin ang mga mapanganib na lugar. Kabilang na rin ang Merry Jowa. Mas maganda kung mayroon isang miyembro o makakatulong sa paggawa ng mga costume o ayusin ang kanilang mga costume kung nasira na. Lalo na dahil itong si Luffy ay madalas nga na nasisiraan ng mga damit. Para sa akin, mayroon ding isang malakas na kandidato at yun ay si Kinemon. Sa kanyang Devil Fruit, si Kinemon ay maaari ring gumawa ng mga disguise para sa isang hukbo ng higit sa 5,000 katao. At iyon lamang guys ang mga 5 posisyon na bakante pa rin sa Straw Hats. At ito lamang ay aking mga churi-churi nomi. Ang commander ay tila pupunan ni Jinbei. Samantalang ang iba ay maaaring mapunan ni Momonosuke, Carrot at ni Kinemon. Guys, mayroon pa ba kayong mga ibang posisyon na sa palagay mo ay maaari pa rin idagdag sa chorang ito? Mag-comment lamang guys sa ibaba at ating pag-uusapan. At syempre, marami pa rin naman talagang mga chorya ng mga iba na nabanggit na. Kaya ikaw, huwag kang magpapahuli. Mag-comment ka na dun sa baba. Maraming salamat guys sa panonood sa aking vlog na ito. Sa susunod, pag-uusapan naman natin ang tungkol kay... Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts. Thank you for watching Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe.